Mga ka-master, no? Meron na naman tayong bagong ituturo sa inyo, mga master. Meron ako hinanda para sa inyo sa mga bagong nag-aaral ng electronics. So, meron tayong ginawa dito mga diagram at mga parts na basic na ginagamit, no? So, medyo ano lang tayo, teaching lang tayo ngayon, mga master, no? Para sa mga nagre-request nito, ito siya. Yan, siya yung nagre-request niyan, si master na yan. So, itong request na to para sa iyo, master. Panoorin mo lang tong video na to, huwag mo i-skip yan. At kung bago ka rin sa channel to, i-subscribe mo na yan. So, umpisa na natin. So, meron tayong ginawa dito, master. Na? Parts, no? So, itong mga parts na to, yan, gagamitan natin. Ituturo ko sa inyo kung paano pag-tester ng mga bawat parts sa electronics, no? So, gumawa tayo ng ano natin, sarili nating dashboard. Sana magustuhan nyo ito, mga master. Comment lang kayo sa baba kung nagustuhan nyo itong content ko na to. So, ituturo ko sa inyo kung paano pag-tester nitong sa analog at sa digital. So, umpisa natin dito sa fuse. So, may tinatawag tayong good or bad. Diba? Ibig sabihin ng good or bad, ito mga master, good. Sabi, syempre, good. Ayos yan, syempre. Tapos nandito dito, sa baba ay bad. So, tuturo ko sa inyo kung paano nyo malaman na sira itong mga parts na ito. No? Kaya gumawa tayo ng good or bad. So, kung gusto mong analog type ang gamitin mo, pwede rin yan. Pwede rin tayo sa digital. Kaya dalawa ituturo ko sa inyo mga master. Kung ang tetesterin nyo, unang-una syempre, ang fuse, pupunta kayo sa resistance. Yan mga master. Dito tayo sa digital. Ah. So, digital muna tayo. Testerin natin. So, kung mapapansin nyo sa digital siya, sumasagad siya ng 0-0, no? Yan. Dito naman tayo sa sira. So, kung mapapansin nyo, nyo no? Tinester natin siya, mga master. Open lang siya, nakalagay. So, hindi gumagalaw yung digital. So, next tayo sa analog. Dito tayo sa analog, syempre, resistance pa rin ang kailangan natin. Punta tayo sa times 1 or times 10. So, yan. Nasa digital tayo. Punta tayo sa good. So, yun muna natin. Log yata. Wait lang. Ayun. Sira na yata ang tester ni master. Wait lang. Yan. Yun. Stuck na kasi itong tester ni master. No? Yan. Yun. So, balik tayo sa turo. So, dito tayo sa fuse. Nasa times 1 tayo mga master. Ha? So, checkin natin. Yun. Pumalo siya. Dito naman tayo sa bad. Yun, napansin nyo, walang galaw, no? So, ganun lang pag-testing ng mga fuse nyo kung sira sa analog. Dapat papalo siya. Yan, mga master. O, dapat sagad yung palo nyo, no? Ito yung bad. So, ayaw. So, next tayo sa transistor. Meron itong tinatawag kasi na NPN or PNP. So, yun ang tinatawag yan, no? May tinatawag itong NPN. NPNP, no? So, ano nga ba yun? NPN at PNP. So, itong NPN kasi yan. Meron siyang, mapapansin nyo sa schematic niya. Meron siyang papasok at palabas.
Ibig sabihin, itong mga guides na to, mga master, meron siyang papasok. Nandito minsan yung positive niya, or minsan naman, nandito yung negative. So, yun yung sinasabi niya, PNP at MPN. Dalawang klase kasi itong mga master. May tinatawag siyang PNP at MPN. No? So, ang pag-testing nito sa analog, yan, tayo sa analog. Siyempre, times 1 tayo ulit, mga master. Times 1. Test rin natin. So, di siya pumalo, no? Ito naman tayo dito sa kabilang paa. Di rin siya pumalo. Pero, dapat ay papalo ulit siya. Wait lang. So, namatay. So, dapat pala, master, ito ha. No, putol tayo. So, itong pag-testing nito mga master, ito. Ito yung positive at negative. Ilagay natin dito. Ilagay natin dyan. Hindi siya pumalo. So, balik na rin natin. Yun. Pumalo siya. So, ibig sabihin itong transistor na to ay negative. NPN siya mga master. Ayan, pumalo sa negative. Ayan. So, dapat pag binaligtad nyo to, master, hindi siya papalo. Yon, nakita niya, master, hindi siya pumalo pag binaligtad itong test prod. So, pupunta tayo sa sira. Dito tayo sa bad. So, ito yung transistor na bad. So, try natin. Yon, pumalo. Pumalo siya. Sagad. Balik ka rin natin yung test prod. Pumalo. So, ano yung ibig sabihin ng porkit? Pumalo ba? Ayos ba siya? Doon tayo nagkakamali mga master. Kasi once na pumapalo siya, nang hindi na naaayon sa polarity niya na NPN or PNP, ibig sabihin yan mga master, shorted yan. So, try natin ulit. Pumalo. So, wala siyang ano, no? Wala siyang negative-positive. Kasi diodes to. Sa loob na ito, mga master, ay may diodes. So, mapapansin nito sa schematic niya, no? So, ulitin natin. Itong ayos ay hindi siya pumalo, di ba? Hindi pumalo. Pag biniligtad, pumalo siya at pumalo na. Diba? So, dapat to mga master, yung ayos, hindi siya papalo ng naayon sa kanyang negative, positive. So, dito naman tayo sa digital. So, mas para sa akin kasi madali matutunan dito sa analog kaysa sa digital. Kung bago ka lang. Pero kung sanay ka na, dito ka na sa analog. Ay, sa digital. Punta na tayo sa digital. Yan, punta tayo sa yan. So yan mga master, punta tayo sa diodes, tayo sa transistor ng gamit ang digital. So checkin natin. Open. So ibig sabihin, hindi siya pumapalo, no? So dito naman sa kabila. Good. Ah, wala pala tayo sa diode. Sorry. Yan, dapat nasa diodes tayo. Yun, pumalo siya. So, pumapalo siya, no, mga master. Pag binaligtad natin, hindi siya pumapalo. So, hindi, medyo hirap tayo bumasa sa digital. Eh. So, testin naman natin ulit ng sira yung transistor sa digital. So, testin natin. Pumalo. So, palo lang siya ng palo, no? Kahit sa tester ng digital. Tsaka dito sa analog. So, ibig sabihin, ito yung bad
Ito yung good. So, nagigets nyo ba, mga master? Dito naman tayo sa capacitor, no? So, ito kasing capacitor, napakadali lang nitong ayusin. Ay, ayusin. Check-in pala, mga master. So, itong capacitor man na to, mapapansin nyo to, no? Kahit hindi nyo na siya testerin. Mapapansin nyo yung lobo sa ibabaw. Yan, lobo yan. At sa ilalim ay lobo rin. Samantalang itong ayos, kung matitignan nyo ay wala siyang lobo. Walang lobo. So, ganun lang, no? Pag tinester nyo naman to sa analog, yan, testerin natin. So, dapat sa tester to, mga master, babalik siya. Pag tinester nyo ng ganyan, di-discharge nyo ulit, pabalik nyo naman sa testerin. Yan. Yan. So, mapapansin nyo yung tester, mga master, dahan-dahan yan bumababa. No? So, ibig sabihin, good yan. Kasi nag-discharge siya ng voltahe. Yan ang ayos, mga master. Bumababa siya dahan-dahan yung test point. Yung tester, yung pinaka-pointer niya, bumababa dahan-dahan. Ibig sabihin, good siya. Dito rin kasi, pagka tinester nyo yung bad, ganun din siya, bababa rin. Kaya mas maganda, titignan nyo na lang dito sa, dito nyo babasihin sa ibabaw, ilalim. Mas mabilis yan matrace, no? Sa mga ganitong tester kasi, hindi nyo, mahirapan kayo magtrace. So, may pan-tester talaga ng capacitor, no? So, wala pa tayo nun. So, next tayo sa wire. Sa wire, mga master, continuity. Siyempre, nandito pa rin tayo sa times 1. Times 1 pa rin tayo. Sa tayo sa resistance, sa digital. Ayan. Sige natin. Medyo mahaba ito. Yun. So, punta tayo sa good, sa digital. Nasa resistance ka dapat, mga master. So, pag tinester mo yan, dapat ay magsisiro-siro yan. Ibig sabihin, magkadikit yan. So, dito naman sa sira. Ito yung sira. Yun. Pansin nyo, walang reading. Ibig sabihin, putol yung wire. Ganun lang, mga master. At sa analog, ay ganun din siya, no? Kaya muna tayo sa ayos. Yun. Tapos dito naman sa sira. Papansin nyo, hindi pumapalo. Yun. Dito naman tayo sa switch. So, switch tayo. Good siya. At bad. Dito tayo sa good. Pag tinester nyo siya. So, pumapalo rin, no? Papatayin ko. Yun. Ibig sabihin, namamatay. Ibig sabihin, nagsiswitch siya, mga master. Yun. Good. Tapos dito tayo sa sira. Yan. So, kahit anong, ano ko, master, oh. Kahit anong switch, no? Wala siyang pagbabago. So, ganun din sa digital, no, mga master. Sa resistance pa rin kayo. Didikitin natin, dito tayo sa sira. So, kahit anong switch, ayaw. Dito tayo sa ayos. Yun. Papansin nyo, nagsasagad siya sa 0-0, no? Ibig sabihin, okay yung continuity niya. Pagdating naman dito tayo sa magsultayan, no? May dumating na customer. So, nandito na tayo sa resistor, no? Sa resistor kasi, mga master, meron yan color coding na tinatawag. So, kung kabisado mo yan, mas madali kang makaka-troubleshoot ng mga resistor. So, ilalagay ko na lang yung color coding dyan sa ating description. So, sa digital tayo gagamit kasi mas maganda gumamit ng digital, mga master, pag gamit ay resistance.
So, punta tayo sa ohms, sa ano, ohms ng tester. So, ang kulay nito ay brown, red, red, gold. So, dapat, kasi kung kabisado mo na to, ay mababasa mo na siya ng maayos dito. So, ilalagay ko na lang kung ano yung mga value dyan. Medyo matatagalan tayo dito mga master. So, ang brown kasi ay 1. Ang red ay 2. Ang multiplier ay red din. So, 2 rin yan. So, pumapatak yan ng itong gold ay 5%. So, pumapatak yan ng 1.2k ohms, no? So, dapat magre-range yan dito sa ohms ng nasa 1.9 or 1.2 o kaya 2. O yan, tama. 1.1 pala, mama. So, nagre-range siya sa 1.19 dito, no? So, good tong resistor na to. So, yung kapag sira yung ganito, open lang ang nakalagay. So, wala kasi ako makuhang sira. So, binigay ko na lang sa inyo. Ganun din yan sa analog, no? Pag dinester nyo siya, pumapalo. Nakadepende yan sa kulay. Meron kasi pag tinester mo tong resistor na to, hindi pumapalo. Ibig sabihin, sobrang taas ng mga value nun. So, sana meron kayong natutunan ngayon dito sa aking channel. At kung nagustuhan mo to, please like and share and subscribe. Wala naman tayo sa DC volts at AC volts. Yung DCB na to ang tinatawag na direct current voltage. At ang AC ay alternating current voltage, no? So, test rin natin. Nasa DC tayo. So, yan. Negative, positive. So, 1.4. Dahil 1.5 tong battery. At ito ay walang laman. So, ibig sabihin, wala na siyang karga. So, ganun lang kadali pag testing ng DC volts, no? Pagdating naman sa kuryente, ito yung tinatawag na ACB. Lagay natin yung tester natin sa AC. So, ginamitan na natin siyang digital kasi sira yun sa analog natin, no? So, yan. Punta tayo sa saksakan, mga master. So, yung pag-tester na itong AC ay ganyan lang mga master. Double check nyo yung mga tester nyo kung naka AC or DC kasi pwede siyang masira. So, yun mga master, ACB, no? Pumatak siya ng 230 volts. So, ganun lang. Basic lang mga master ang tinuro ni master. Aha! So, sana meron kayo natutunan sa ating channel. At kung bago ka lang sa channel ko, please like and share and subscribe. Salamat mga kamay.